Hello, so kumusta? Welcome back. So we have a repair today. So laptop, Acer. Ito siya. Ito yun. Acer. Ang modelo nito, Acer Aspire E5-473. So ang issue niya, problema niya ay ganito. Wala siyang power. Ayun. So bukan natin siyang isaksak. Kuryente. Ano ang ating saksakan? Kung mapansin nyo, yung ating DC power bench, ano siya eh. Ayan, kung mapansin nyo, wala siyang power, din nag-shutdown siya. Hindi naman siya shorted. Ayan, plug natin. Ayan. Nagkakaroon siya ng 0.19 milliampere. Ayan. Tapos magbabagsak siya. Tapos ayaw na, kahit saklipak muli yung USB, yung ating power source sa galing DC bench. So, wala na siyang display. So, yun yung issue niya. So, ang gagawin natin to, board repair to, so, buksan na natin siya. Okay? So, ayan. So, ito ay may silyado pa. Hindi pa siya nabubuksan. Kahit power on kasi siya, wala, hindi nag-aano yung ano. Yung ampere natin, no? Dito mataas ang kahit pindutin mo siya. Wala. So, yun yung problema niya. So, check natin. So, onboard ang ano nito. Ang ating power button. So, ayan. Buo pa siya. May seal pa siya ng Acer. So, wala na daw itong warranty. So, buksan natin siya. Butasin na natin yung warranty. Diyan lang sa atin. Ito ay noong Sabado yata yon. So, ngayon lang natin siya na magagawa kasi marami tayong repair nakapila. So, may mga video card kasing repair pa. Dami lang tornilyo. So, break na natin ang warranty seal. Okay. Break. Okay, tanggalin natin ang tornilyo. Natin ang casing. So, Acer. Available naman yung schematic nito mga ganito. Acer. Ayan. So, nabuksan na natin.
Try natin reset. Ano ba ito? Naka, so wala tong, wala siyang ano, wala siyang BIOS battery. Hindi natin ito. BIOS battery. Okay. Oh, Presento. VIP. Switch battery. So, ito na kagano. Oh. Try natin sa schematic. Ano nakalagay? LDBS, LDBS, keyboard, pull out na natin, pull out ko muna. So, ito ang ating schematic. Kain ka, tinapay? Yes, wala pala tinapay. Dali na lang. So, check natin kung may level. Inspection muna tayo. Inspection. Out of warranty. Ito yung nare-repeat. Wala naman ito. Ayan. PLDT, bayaran mo PLDT. Kulang naman sa alam. Kalinat mo. Nalagnat niya ako. Minum ko na ba? Minum ko na ba? Okay. Check. Kabila. Natin kung may nakita tayong sira o sunog. What's that? Ah, so ito yung ating BIOS battery. Ayan. Wala naman tayo nakita. Sunog. Wala.
Okay, wala. Tanggalin muna natin ang BIOS, ang battery. Angat lang natin. Tapos reset. Try natin siyang reset. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, wala naman siyang sunog yan. Try lang natin. Wala namang masama eh. So, tingnan natin kung may mangyari. Okay. Tapos mag-voltage check nyo tayo. Input na tayo. Voltage checking. Ay nilalagnat. So ayan. Malamig kasi ang panahon. Okay. Voltage. Meron tayong 19 plus MOSFET. Current sensing, lumiban. Meron. Anong coil ito? Meron tayong 3 volts. Meron ito. So, so ng ating 5 volts. Correct? Okay. 3 volts lang. So, ito ay. So, 3 volts. 3.8. Ang baba niya. Check na siya. Check naman. Lampas dito 19 ako lampas sya dito wala meron pala dito wala sali lang saka yung 5 volts nya. Dito na natin si Miss Battery. Shorted. Look tayo ng shorted. So, hindi siya shorted. So, hindi rin. Hindi yan. 9 ohms. Ten ohms. 10 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 ohms
sa schematic. Search natin ang keyboard. Ito yung keyboard. So, meron tayo schematic. So, ang ating 3 volts on-off power button. So, nandito sa dulo. So, ang pin 1 natin. Ito may puti sa dulo. So, nandito yung 3 volts. Check natin. Sukatin natin kung meron siyang 3 volts. Plug natin. Okay. Reset ulit natin yung battery. Try natin yung reset yung battery. Nagtanggalan natin. Baka hindi nakuha sa isang reset. Okay. Reset lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pwede na siguro yan. Baka hindi nakuha sa isang reset. Ang next natin, to I on off battery. So isang ano lang, PIP switch sa battery natin, nakatapat. Battery. Gagawin natin ay try natin siyang sukatan sa likod dito. Sa likod tayo, sukat. Okay. So, voltage tayo. Masaksak na yung ating ano. Ito yung dulo. Ito ang pin 1. So, ito yung dulo. So, wala. Ground siguro ito. Number 2. Okay, may 3.3. So, pwede tayo din mag-switch on. Tingnan natin kung nag-charge. Okay, meron siyang 3 volts. Ang ating detection. So, meron 3.3. Okay. Saan pa? Sa likod tayo. USB. USB ba to? So, hindi pa lang lalabas yung 5 volts. Kasi, wala tayong dito natin na pa-power on. So, try natin, power on natin. Saan bang lead niya ito? Lead 7. So, try natin, one, sa dulo, sa pin ng dulo. So, andun yung nasa schematic natin. Try natin. Yun, nilaw. Ayun, tumaas ang ampere oh. Tumaas siya. Tingnan natin kung mamamatay. Yeah. Matay kaya? Kasi kanina 200 milliamps. Ayan. Hindi siya namamatay. Eh. So, try nga natin sa ano. External monitor. Hindi external monitor. Minsan kasi dinagana sa external monitor. Try ako na external monitor. Okay, walang display. Huli natin yung kanyang sariling ano, LCD. Oops. Try natin dito. Hindi siya namamatay, guys. Ibig sabihin ay possible gumagana na. Try lang natin. Try natin sa LCD niya. Patayin muna natin. Unot. Patayin natin yan. Ang kanyang LCD. Patayin natin dito. Pasensya na kayo. Ako yung ubo. Masama ka karamdam. So, yan. Saksak natin itong LDBS niya. Okay. Saksak na ng maayos. Try natin sa power. Okay. Hindi siya nagka-count. Wala siyang ano, lumalabas. Yan. Try natin switch.
Sana kaya ano, tweezer. Wala na naman ang tweezer ko. Missing tweezer. So dito. So yan. Ano natin ang mag-display. Ayan. So Chris, ayan. Okay na. Tama na. Okay. It's done. It's working. BIOS freeze ang issue. Yan, easy oh. Easy job. So, repair na. Success. So, BIOS freeze ang naging issue. Try natin saksak yung ating baterya. Yan. Baka kasi sa battery shorted. So, try natin. Battery natin. Ito. Minsan kasi battery shorted eh. Kaya hindi siya nagpa-power on. Kaya na-drain yung battery. Isang possible issue yan. So, check natin. So, plug. Ayan, kumain siya ng excuse me, nag-charge siya. Notification oh. Plug na siya. Power on natin. Dahil lang sa paghawak ng tissue, baka malaglag. Okay, power on. Ayan, maan na siya. It's working. So, ang issue talaga ay BIOS freeze lang po. Na-freeze lang yung BIOS niya. So, kailangan lang ng reset. So, it's already working na po siya. So, balik ko na lang siya. Simbolin ko lang. Ilagay lang natin sa kaha niya. So, yun lang naging issue. BIOS freeze lang siya. Okay. Okay, asan ang bang... Okay, hindi natin ito. Okay. So, balik na natin yung kanyang... Ano ba? Kanyang... Ito. Position yan, ganito. Paano natin tinanggal ka nandiyan? Kailangan din nakasaksak ang ating power adapter. Kasi kung nakasaksak yan, usok yan. Okay. It's done. Na, balik na. Balik ko lang siya guys, simbolin ko lang. Simbolin lang natin. Balik ko lang siya. Yun lang ang issue. Easy job. So ayan guys, okay na siya, working na. Nagana na siya. Oh. Ah, nagbukas na yung OS. So nag-charge na rin siya. Ayan. So hanggang dito na lang ating repair. Thank you for watching. Bye bye. Simple issue. Bye bye.